Paano kumita ng pera sa YouTube? Malalaman natin yan sa video na ito. Okay guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. My name is Mark from Pinoy Influencer. Kung bago ka dito sa aking YouTube channel, ini-invite kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-on mo yung notification bell para ma-notify ka kapag may bago ako na in-upload na mga video. Okay? Ang aking channel po ay tungkol sa paano kumita ng pera online, tutorials, tradings, motivation. Alright? So ngayon guys, bago natin ituloy yung video, ini-invite ko kayo guys na i-like yung like button. At ma-appreciate ko kapag mag-comment din kayo sa comment box. Okay guys, paano nga ba kumikita ang mga YouTubers? Paano nila naaabot? Or paano nila nakukuha yung pera nila, nakita nila sa mga YouTuber? Or sa kanila sa YouTube? At paano nakakarating sa kanila yung kita nila? Yun ang ituturo ko sa video na ito. Kaya make sure guys, natapusin mo na panoorin yung video. Una guys, paano ba kumikita ang mga YouTuber? Okay? Dahil po sa mga advertisers. Okay? Yung mga advertisers, company man yan, individual, okay, or partnership, nag-a-ad sila. Nagbabayad sila ng mga ads. Okay? So ngayon, ano ba yung ginagawa ng mga advertisers? Okay? Willing sila magbayad para i-promote yung kanilang company, yung opportunity, or yung kanilang business. Ngayon, saan sila magbabayad? Kay Google AdSense. Okay? Kaya merong tinatawag nilang Google AdSense. At yung Google AdSense na yan, siya naman, okay, ang nagbibigay ng ad sa mga YouTubers. Kaya dapat, kung ikaw YouTuber, naka-connect dapat yung account mo sa Google AdSense. Okay? Para mabigyan ka ng mga ads or commercials ni Google AdSense. Okay? Ngayon, may mga tanong kasi na aking nare-receive sa aking YouTube channel. Sila daw ba ang maglalagay ng ads sa kanilang mga videos? Of course, hindi. Ang maglalagay po dyan, guys, ay si Google AdSense. Siya ang pipili kung anong ads ang lalabas sa mga videos mo. Batay yan kay sa mga i-fill up ng mga advertisers. Okay? Kasi yung mga advertisers, pinipili nila kung saan lalabas din yung kanilang mga product, opportunities, or companies. Yun po yung mga advertisers. Alright? Ngayon guys, paano ba nakakarating? Or, ito yung mga myth, o ito yung mga maling akala pala ng iba. Tandaan natin guys, ang mga YouTubers, hindi po sila kumikita sa likes, hindi sila kumikita sa comments, hindi sila kumikita sa dislikes, at hindi rin sila kumikita sa mga subscribers. Kumikita po ang mga YouTubers, batay po sa pag-click or pag-watch nyo sa mga advertisement na lumalabas sa bawat videos nyo. Alright? Kaya guys, kung ang isang ads lang yung lumabas sa'yo, mas maliit yung kita mo. Kung mas maraming ads yung lumalabas, mas malaki yung kikitain mo sa bawat video mo. Okay? Kaya, pwede kang mas mahaba yung videos mo para mas maraming ads na mailagay. Okay? May mga videos ako doon, papaano yung pagtuturo paano maglagay ng mas maraming ads. Okay? Ano pa? Paano ba tayo mamomonetize or paano ba tayo magiging qualified para kumita sa YouTube? Okay? Ito yung tanong din nila. Okay? So may requirements po si YouTube. Makikita niyo po 'yan sa screen. Kailangan po ng 1000 subscribers at 4000 watch time hours within 1 year. Malinaw po 'yon. Kahit meron po kayong 1,000 subscribers, hindi lang 1,000, mayigit pa sa 1,000, pero wala naman po kayong 4,000 watch time hours
hindi po kayo mamomonetize. Hindi po kayo bibigyan ng ads or commercials ni Google AdSense. Okay? Or marami kayong watch time na umabot na nga ng 100,000 o kung ilan man 'yan, pero kapag wala naman po kayong 1,000 subscribers, hindi rin po kayo ia-allow ni YouTube o ni AdSense para bigyan ng commercials. 'Yun ang requirements niya. All right? And then paano ka na magi-start? Halimbawa na natapos mo na 'yung 1,000 subscribers, meron ka na ring 4,000 watch time hours, makaka-receive ka na ba ng commercials or ads? Hindi pa po. Okay, dadaan pa po siya ng review, 3 weeks na i-review po 'yung mga videos mo bago nila ia-allow. Malalaman mo 'yan, guys, kapag meron ka nang nakita katulad sa screen 'yung parang US dollar sign. Okay, makikita niyo po 'yan sa creator studio nyo. Okay? So ngayon, guys, paano naman nare-receive 'yung kita ko sa YouTube? Okay? Every 22nd of the month. Okay, halimbawa 'yung sahod mo ng July, kikitain mo 'yan or ibibigay sa iyo 'yan sa August 22nd. So ganun po siya. Okay, 'yung the whole month iipunin mo na 'yan at ibibigay sa 22nd of the month. Okay? Mare-receive niyo po 'yung email sa iyo na meron po kayong a certain amount na ganito. Ang minimum requirements po ay 100 US dollar. Yan po 'yung minimum threshold ni YouTube para ibigay. Okay? 'Yung kita mo sa YouTube. All right? So malinaw po ba 'yon? Malinaw po ba 'yon? Okay? So kung malinaw, comment niyo naman diyan na malinaw po 'yung paliwanag. Okay, guys? So ano ba 'yung ginagamit ng mga ginagamit ni Google AdSense para ipadala sa amin 'yung kita? Okay? 'Yun po 'yung tanong. So ang sagot po diyan, pwede po 'yung banks. Okay? At pwede po 'yung Western Union. Pag malaki na, madalas banks na 'yan. Okay? So 100,000 kasi ang mangyayari kung Western Union 'yung ginamit nila, okay, mas maraming padala, ipapadala nila ng maraming transactions. Pero kung banks, isahan na lang. Pero sa amin, medyo maliit pa. Okay? Nasa Western Union po namin natatanggap. Ito po 'yung mga tanong na gusto kong sagutin. Okay, sa video na 'to. Lahat ba ng mga YouTubers pare-pareho sila ng kita sa every 1,000 views? Ang sagot ko po, hindi. Kasi batay yan, guys, sa mga advertisers din. May mga advertisers na willing to pay bigger amount sa mga YouTubers na ang target audience nila or yung audience nila ay mas matatanda. Right? So kaya kung ang audience mo masyadong mga bata, mababa po yan. Magkano? Tanong nila magkano? Baka mababa po yan sa 30 pesos per 1,000 view. Pero kapag ang edad ng mga viewers mo ay umaabot ng 20 pataas, okay? Meron po kayo. Ako, guys, personally, yung aking 1,000 view is 136 pesos per 1,000 view. Yun po yung aking CPM na tinatawag or cost per mil. Okay? So, ngayon, guys, ganun po natin natatanggap yung kita natin. Okay, ngayon, guys, baka tanong yun, gusto ko nang mag-start ng YouTube channel. Ganun pala kaganda. Okay? So, meron akong ginawang video, tuturo ko paano mag-create ng YouTube channel. Okay, harapin mo yung link sa description sa baba. Okay, ginawa ko na step by step para makapag-start ka na gumawa ng YouTube channel mo. Baka tanongin mo sa akin, Mark, hindi ko rin alam paano mag-upload. Okay, hindi ko alam. Guys, gumawa na rin ako ng YouTube video paano ka mag-upload gamit yung phone mo kahit gamit yung laptop mo. Meron na po akong ginawa. Okay, sundan mo na lang. Hanapin mo yan sa description sa video na to. Or yung link nun, ng YouTube yon, click mo yon at mapapanood mo, alam mo na paano mag-start ng isang YouTube channel. Okay? So guys, sana
may konting idea akong naibigay sa inyo sa video na to kung paano kumita ng pera sa YouTube. Okay, once again guys, this is Mark from Pinoy Influencer, and see you guys on my next video.